Hello mga bigoy. Magandang araw sa ating lahat. Welcome to my YouTube channel. Ako pala si Babes TV. Ngayon mga bigoy, ipakita ko sa inyo kung gaano kasimple o gaano kabilis magtanggal ng axle bearing. Ito ang ating sasakyan mga bigoy, no? Ayan, ito ang tanggalin natin ng tanggalan natin ng axle bearing. Tandaan mga amigoy, kung sira na yung bearing natin, napakaingay siya, no? Maghagugog, may tumutunog, kaya malalaman natin kung sira na ang bearing sa ating axle. Balitan natin to gamit ang freezer. Tara, ito ang pagtanggal natin ng axle bearing, no? Tara, panoorin natin kung paano natin to gamitin itong puller na to. Paano ito tanggalin o paano ito i-freeze? Ito ang aming freezer mga amigoy. Ano bang silbi sa freezer na to? Itong freezer mga amigoy, napakalaking halaga to sa machine shop. Lahat na mga pwede i-freeze, mga bushing, mga torque rod, mga ball joint na maluwag, pwede i-freeze natin dito. Paano ba ito gamitin ang freezer? Ang freezer, ganito pag gamit sa freezer. Ito ang bumba namin. Iba-iba klase ng ano, no? May iba-ibang klase ang freezer. Ito, ginawa lang to sa tatay ng asawa ko. Magaling yun mag-ano eh. Yun si Gadoy. Magaling yun mag-gumawa ng bumba. Kung paano to patakbuhin, paano mag-supply ng oil dito, langis dito sa yang booster, no? Ito yung pinaka parang titi-titi niya. Yan ang tumula kung may i-press, no? At saka yung bumba dito, ganituhin mo yun. Hindi to siya magbigay ng langis sa itaas. Pag hindi mo to i-sira, isira tong kuan ito. Ito. Ito ang luwag, no? Ganyan ang sarado. Kasi may bulita yun doon sa loob. Tapos mutulak doon. Pag bumba mo, mutulak siya para gumalaw to. Tingnan mo, subukan ko muna. Ayan o oh. Kita niyo gumalaw oh. Ayan. Mahina lang to siya kasi napakalakas man magkano tulak ng mga. Tapos pag-aria mo, ganito lang pag gusto mo to ibalik sa plaster niya. Buksan mo lang tong ito para mag-open, bumaba yung wheel niya, magsingaw siya, tapos ito magbalik to doon sa normal niya. Tingnan niyo. Buksan ko rito. Ayan, buksan ko ha. Ayan oh. Bumalik na siya oh. Oh, di ba? Tapos
So mga biguyo, bubaga na. Kung hindi pa rin siya kaya, pwede naman natin ito sa katingin. Katingin dito natin ng ano, welding. Tapos biyakin na lang, tapos palitan na lang ng bago. At saka ito, palitan pa rin ito ng bago kasi dito dadaan ang wheels sila. Pag ganito ang mga lock ninyo mga amigoy, sira na no. Kailangan na ito palitan kasi ang wheel seal dito dadaan. Tapos pag hindi niyo to palitan, gasgas na to, ang wheel ninyo tatagas doon sa may axle. Kaya bilhan lang to ng bago. No? Ito na ang bago nating lock. At saka ito din ang ating bagong bearing. Toyo brand siya. Paano pa ito i-press mga amigoy? Ang pag-press nito amigoy, may mga kalso kami dito na hindi ito lumapat dito ang aming kalso para hindi masira yung bearing, no? Dapat dito lang. Tara, ipakita ko sa inyo. Pakita lang kung ano. Ito yung sandala namin, no? Ginawa talaga to para sa mga press ng axle o magpalit ng mga axle kasi ito lumapat na to rito, no? Ganyan lang, no? Ito siya, hindi dito, hindi siya rito makalapat, no? Sa labi niya, no? Dito ang ito siya, hanggang dito lang siya makalapat, kaya hindi siya delikado nga masira kasi ito dito siya lumapat dito or dito sa gitna. Dito siya, no, ang yang dito siya makalapat, dito lang siya sa labi, sa gitna, sa bearing. Ganyan. Tara, i-press natin. Pagkabit nito, baliktaran to siya, no? Pwede to sa mabaliktad, no? Pareho lang to siyang, ano, sa kabilaan, no? Ganyan. Ayan. Tapos, itong lock natin. Ito ang lock natin. Ito, hindi to sa pwede mabaliktaran. Kasi ang ibabaw nito parang circle, tapos ang ilalom parang square, no? Dapat nakaganyan siya, no? Tastat. Ayan. Ayan. Ganyan yan siya, mga amigoy. Ganyan ang posisyon niya, no? Para di siya masira, no? Safety na safety ang bearing natin. Iangat muna natin ang presser natin. Ayan. Yung pangkalso, sabi ko kanina, adjustable to. Kasi pag medyo malapit ng ano, yung i-press natin, katulad dito, iangat natin yung kalso para lumapit siya, no? Ayan. Yung kalso. Ayan. Tapos, ganyan. Patao ba ang ano niya? Ayan. Kailangan ma-plaster siya, no? Para ayan. Kailangan pag-press dito mga amigo, i-plaster siya, no? Para hindi masira yung ano niya, bearing. At saka pantay na pantay ang pag-tulak niya sa pin sa itaas. Tingnan niyo. Okay na. Okay na, tara. Ikabit.